Morning sir, sa ano nga po yung target natin ngayon? Punta tayo ngayon sa Phase 7, yung Maracusan. Maraming mga kabataan ang kailangan nating bigyan ng feeding program. Dito pa rin ito sa Landayan para sa ganun ay mabigyan natin sila ng tamang nutrisyon sa ganitong araw ng COVID. Kahit paano makapagbigay tayo ng pagkain sa kanila. Okay, thank you sir. Pamilyang Bravo, the best! Laban sa COVID! Oh, sa lahat ng mga manonood, please subscribe here. Hugong Biyahero, at Shell. Ayan, Sige, etneb-etneb lang. Manila God first. So yun mga Hamiero, mayroon po tayo ditong biscuit para po sa mga kids or sa mga bata. Bibigyan din po natin sila ng lugaw, tinapay, at mga itlog. So ngayon mga kabayan, sinakarga na po natin ito at maya-maya lamang po, kaya alis na tayo para pumunta po tayo dun sa ating pupuntahan, napili nating lugar na pagsasagawaan ng feeding program. Huli, kasama po natin ang Bravo Company, ang Reserve Army, ang Homeowners Association, sa pamumuno po yan ni Captain Roberto Montemayores. Okay, maya-maya po ay alis na po tayo. Okay po tayo ng lugaw sa mga residente dito. Ito, nadaanan lang din po namin. At ayan, yung pagbibigay po ng mga pagkain, mayroon po tayong silya. Ayan, may silya po para hindi po tayo mahirapan at yung social distancing pa rin at yung crowded. So ngayon, ang bibigay namin, mayroon po tayong tinapay. Ayan, may tinapay po at lugaw. And bali mga nasa 100 plus family po yung mabibigyan natin at mabibigyan nitong ating konting tulong na lugaw, tinapay at mga biskit po para sa mga bata. Yan, may tinapay, mga biscuits. So yung lugaw po natin, masustansya po ito. May manok, may malunggay, may egg po tayo din. Tapos yan, may tinapay. Yung mga biscuit po for the kids po, namin yung bigay. Tapos may egg po ito. Mga lutong egg na po yan. Kamusta kayo dyan, Nay? Okay naman po. Ito po yung bahay niya?
mga bahay ito na malapit po sa gilid ng lawa. So makita nyo po, ito yung Laguna Lake. Ayan po oh. So ayan, again, kasama po ulit natin ang Bravo and Rescue Unit, ang Homeowners Association ng 5 and 6, no? Dito po yung sa may subdivision na tinitira namin. Pero po ito, nasa kabilang face po sila kung saan ito po yung lugar na marami po talagang mga walang hanap buhay din yung mga nakatira dito. At karamihan po dito ay talagang mga sanat na rin sa buhay. So kailangan po natin silang mabigyan ng kahit na ganitong munting pamamaraan lang natin. Kamusta po kayo dyan ay? Ayos lang po. Ito po mga bata, kanina pong anak. Sa anak niya po? Ako niya yan. Ayun ang tatay nila. Ayun ang si Ayun. Hello po. Sa buhay po ni asawa niyo, naghahangkong? Sapat po ba yung kinikita paghahangkong? Hindi pa. So yung pagka nakakita po kayo ng pag nakaharabis po kayo ng kangkong, saan po di agad din nadala? Ano, mayroon yung nagpapakyo po doon. Papakilo? Tuwing hapon po yung kinukuha niyo. Oo. Magkano po yung kita? Ano po yung 20 bundles. Dalawang daan? 20 bundles, 200 lang sa inyo. Kasi po, may nagpapakyo din po doon. Oo. Tapos kinukuha na lang sa amin. Bale, basta yung ano na yun, yung 20 bundle. Oo. 200 lang sa amin kasi yung namamakyo din pinapasa niya dito sa palengke. Ilan po yung anak niyo, Nay? Dalawa po. Ah, itong dalawa. Sila po mga pamangkin niya na po. Nagkakangkong din po sila? Yung asawa niya nagkakangkong tapos yung papa. Okay. So ngayon pong quarantine, kamusta po yung ano, yung pagkain niyo sa araw-araw? Nakukuha din. Kasi may minsan na nagbibigay. Opo. Ito pong bahay na to, umuupa ba kayo o hindi na? Dito na lang talaga kayo tumira. Okay po. Taga saan po kayo, Nay? Bicol po ako. Bicol? Samar po yung asawa. Ah, Samar. Okay, sige po. Hello, be.
Ayan. So yung mga pangunahing pangailangan nyo lang, nagkukulang makikita sa bigas o bigas. Alayin nyo po at alayin nyo po, no? Simpleng ganito lang, may tumulong sa atin, ha? Sige po, salamat po sa inyo. So ito naman po mga kababayan, sila po ay nasa labas ng subdivision kung saan sila po ay nakatira sa mga gilid nitong lawa para po sila mga informal settlers na nandito or yung mga nag-squat lang. So dahil sa hirap din ng buhay, ano po mga kababayan, yung mga bahay po nila nandito po sa may kalsada dito at yung likod po niyan ay yung Laguna Lake. So mga kababayan, sila po hindi po talaga sila nakatira ng tulong at kung hindi po natin sila sasadyain, hindi po sila maabot ng tulong. So ito po mga ibinibigay natin mga kababayan ay pauna pa lamang, no. Ito po ay simpleng lugaw lang para sa mga bata at mayroon po tayong mga tinapay na ipinamimigay, mga itlog. Yan po ay handog namin sa kanila at ito po mga nandito, no. Marami po sila dyan, hanggang doon po sa may dulo, mga ilang bahay pa yung nandyan at pipilitin po natin na makabalik dito upang makapagbigay pa po tayo kahit man lamang bigas sa kanila. At sana mga kababayan ay samahan niyo po dito sa mga ginagawa ng pangulo dito po sa mga ganitong pagkakataon na kailangan nila. Ko mga ano man buwan dito magaling. Pero magaling na rin. Magagaling ka rin. Dasan lang kaong. Napas mo siya? Huwag po ka gutom. Parang gumaling. Wala naman ito. Huwag po ka gutom, kuya. Okay na rin. Makakapag na nata. Ano? Ay, wala na? Okay na! Wala na doon! Hello, Tay! Kamusta ka po? Kamusta ka, Tay? Okay naman? Ano po trabaho niya? Madjas pa mula trabaho ng Spanish ng trabaho. Kaya ulan init. Kaya naamot ako ng plasma. Tagal, mga ibang buwan nata. Ako lang ganyan na hindi magaling. Pero ayos na rin, ulit na rin. Okay na po. Makakatapos na yata, makapag-anot buhay na. Masakit po, masakit. Sana nga, tulungan ako ng Lord para ako gumanay agad. Para pag-anot buhay na maayos. Okay. Wala rin kami katira-tira, pambili na nga mo, tula rin. Wala rin kami hanap buhay, katulungan niya, wala rin kabaho. Ano po daw yung sakit nyo, Tay? Ha? Ano po yung sakit nyo? Pasma ho yan. Pasma? Pasma daw sa ano, sa pag... Pag construction, pag ano, pagpapadyak, nagalwalo na siya. Hindi kami nakakapag ano, hinto rin ako yung kamalabada ko, gawang nang nakunan na ko. Kaya wala. Ito kami ngayon. Okay lang. Kahirapan. Hirap ang kalagaya namin dito, basit ko lang. So yan mga kababayan, ito po yung sitwasyons nila dito at pipilitin ko po, pipilitin po namin na sa munti naming kaparaanan ay makapaghatid po ulit ng tulong para sa kanila kahit man lamang po relief goods, bigas. Pipilitin po natin na makabalik dahil kung makikita nyo nga po yung situations nila dito, mahirap maghanap buhay ngayon dahil quarantine. So karamihan po sa mga nandito ay nagpapadyak lamang yung kanilang ikinabubuhay, nagtatanim ng kangkong. Pipilitin po natin at makikita nyo po yung pagbabalik natin dito. Mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat ulit sa inyo, lalong-lalo po sa Bravo Company, kay Captain Roberto Montemayores, maraming pong salamat sa Homeowners Association. Thank you so much po. Maraming salamat po sa lahat ng volunteers, sa ating mga frontliners ng Bravo Company. Thank you so much po at sa lahat po ng tumulong dito sa ginawa nating feeding program ngayong araw na ito.
At ako rin po ulit ay nagpapasalamat kay Boss Idol FLM Francisco Leo Marcos sa binigay niyo pong tulong sa akin noong mga nakaraang linggo na naipamahagi rin natin dito sa lugar na ito. Maraming pong salamat sa inyo, sir. God bless po at mag-iingat po kayo palagi. At ako din po ay nagpapasalamat sa aking mga viewers. Thank you so much po ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo sa walang sawa niyong suporta sa akin at pagtulong. Ako po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. At sa mga kababayan po nating migrante o FW, mag-iingat po tayong lahat. Sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mag-iingat po tayo. Thank you so much po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. At sana po ay palagi kayong nasa ligtas, no? Huwag po tayong lalabas ng bahay, manatili tayo, stay home, at palagi po tayong mag-iingat. Muli, ako po ay magbabalik dito sa lugar na ito para isagawa po ulit natin ang relief goods para nang sa ganon, maibsan yung kanilang hirap na pinagdadaanan. Hanggang sa muli po nating pagbiyahe, mga kabiyahero, God bless po sa inyong lahat, mag-iingat po tayo.